As we partake of our holiday feasts and delight at the presents beneath our Christmas trees, let's remember the hundreds of thousands of kids who live in the streets in the Philippines. Today, People on ANC spends the day with some of them, for whom Christmas Day is but a brief respite from the harsh realities of their daily existence. An estimated 250,000 to half a million street kids in the country. Marcel is the eldest in a family of four. His father is a sidecar driver. His mom tends to their home in Muzon, Rosario, Cavite. But when Marcel once stopped going to school, he spent more time on the streets to hang out with other out-of-school kids. He admits their family's poverty made him tire of going to class. At 13 years old, he is only in grade 6. Dahil sa ano, din po ng buhay, sa kahirapan din, pati yung katamaran ko po dati. Dahil sa kahirapan din po ng buhay, wala masyadong makain, wala pong bakang pati ano. Marami pong bata dyan, pero kukunti lang po yung ano, nag-aaral. Dahil po sa kahirapan daw po ng buhay, kaya hindi po nakapag-aral. Iba nga po, nangangalakal na lang po eh. But in September this year, another 13-year-old and former street kid became the youngest to be awarded the International Children's Peace Prize. I thank God for everything He has done for me and for all of us. Because of you, I can stand before you and just want to be to represent the Philippines and our country, the Philippines. The recognition, a symbolic victory for all street kids who have forgotten what it is to hope and dream. Because that was Kez once as a young child. Efren Peña Florida was his first teacher. Doon namin siya nakita natutulog sa harapan ng convenience store na madumi, madungis, puro sugat yung ulo. Tapos sinisipa siya ng mga taong lumalabas doon sa store. And yun nga po, one time, talagang nung nakita namin siya, humingi siya ng pera sa amin. Harnin Manalaysay, founder of Club 8586, is the legal guardian of Kez. Ang nakakot ng attention po was, bukod sa nilalangaw yung mga sugat niya sa ulo, at dahil nakaprotrude yung paa niya sa isang pintuan ng isang convenience store, pag may lumalabas o may pumapasok ng mga estudyante, sinisipa siya. Di sabi ko, uy, huwag niyo naman sipain yung bata. Ay ko, ganyan na nga ang sitwasyon niya eh. Kayo kaya sipain. Sabi ko, di ba mas mahirap, masakit yun. Tapos ginigising ko yun. Sabi ko, bata, gising, ayaw gumising. Tapos, buhay naman. Kaya binili lang namin ni F ng tinapay at saka ng isang chocolate drink. Doon ko siya ngayon simulang kausapin. Tapos sabi ko, wala ka na bang tirahan? Wala ka na bang bahay na tinitiran? Meron daw. May pamilya. Sabi ko, saan? Di niya raw alam. Sabi ko, naliligaw ka ba? Hindi naman daw nandun lang yung kuya niya. So sabi ko, uwi ka sa inyo. Sabi ko, gusto mo ba mag-aaral? Gusto mo ba makakain ng libre? Yung mga ganun. Oo naman siya, kasi nanghihingi pa nga siya ng pera eh. Sabi ko, hindi, bibigyan ka na yung pagkain. Talagang kung may kita niyo si Kes nung time na yon, parang hindi siya lovable. So, mabaho, madumi, madungis. Salbaheng bata siya talaga. Marunong na magnakaw. Oo, at kung ano, kung di mo, kagaya nun, pag di mo binibigyan, umanimura ka. Kes would stay away from home for long periods of time to escape his father's beatings. He never went to school until the Cariton classroom came along. Nung pinuntahan ka, marunong ka ba magbasa at magsulat nun? Hindi po. No read, no write ka? Yes, opo. Kasi before po, hindi rin po ako napasok po eh. Napasok lang po ako doon sa Cariton classroom po. Kaya ang pinaka-teacher ko po doon sila, Kuya F, sila Tats KB po, sila po yung nagtuturo po sa akin po. Tapos in-encourage po nila po ako na umuwi po ulit doon sa bahay po namin po.
Pero hindi ka na umuwi. Actually, bumabalik-balik pa rin po ako sa ano po, sa ganung gawain ko po na pupunta po ako sa palengke, manglilimos, pupunta po ako sa dumpsite po mag-angalahig ng basura po. Tapos yung perang kinikita mo? Yung perang kinikita ko po, yun po na binibigay ko po sa family ko po, sa tatay ko po. The garbage dump was both his playground and workplace. But one day, an accident would change the course of the young boy's life. Tuwing gabi, may mga pupunta po doon, may mga nagtatapon po ng mga basura po. Naghihintay po kami ng dump truck po. Tapos yung malapit na po yung truck ng basura po. Wala nagka, parang ano po, parang para po sa amin isang ano po yun po, parang relief po ng mga pagkain po. Kung paparating na po, tinulak po ako po sa sinusunog na gulong po. Tapos doon po na naging ganun po yung naging experience ko po ng bata po ako na may mga aksidente po ako, hindi lang po yung nasunog. Meron din po na ano po ako po na nabubog po ako sa paa dahil wala po akong tsinelas po. Di nasunog na yung balat mo, anong nangyari? Yung nasunog po yung balat ko po. Yan, yes. Pakita mo. So, ito po yung ano po yung sunog po sa akin po na yun po nung napaupo ako dun sa sinusunog na gulong. May tumulong po sa akin, isang mama, nakakita po sa akin. Tapos, dinala niya po ako doon sa bahay po namin po. Tapos, after that po nakita ko po sila na kumakain po ng hapunan po. Tapos, yun po na, sabi, nagulat po sila po. Tapos, yung tatay ko naman po sabi po na parang nararapat lang daw po sa akin po yun kasi ang kulot ko daw po, tanga-tanga daw po ako po. Kaya, after that po, pumunta po kami ng nanay ko. Kila Tats KB po para humingi po ng tulong. Si Kez, bare, naked, and barefooted na. Naked? Oo. Tapos punong-puno ng abo at saka yung nga may sugat dun sa katawan. Tapos pinapasok ko, iyak nang iyak. Tapos hanggang sa, para ma-appease ng konti, kumuha ko sa ref ng cake at saka nilagyan ko ng ice cream. Tumahimik. Dun po ako unang tumahimik po. Tapos after that po, binigyan niya po ako ng pera po. Nang kami po ng pera para dalhin po ako sa ospital po. Nakatatak pa rin sa isipan mo yung ice cream at cake na binigay sa'yo? Yes, opo, hindi ko po makakalimutan po yun po kasi isa po yung sa mga memorable experience ko po na talagang yung pinagpatahimik po sa akin po, yung pinagpasaya po sa akin po. Doktor, sabi ng doktor, i-confine. Sabi ko, hindi ko kayang magpa-confine sa ospital. Meron bang ibang paraan? Sabi, iuwi sa bahay. Pero make sure malinis yung lugar. Tapos sabi ng nanay niya, sa amin wala, hindi na malinis yung lugar namin. Sabi ko, sa amin, pwede muna siyang sa amin. Tapos sabi ng nanay niya, sige sa'yo na. Lumipas siya mga ilang buwan, ilang taon, hindi naman siya pinupuntahan na. Hanggang after 2 years, bumalik yung mother niya and then totally talagang sinasabi, iiwan na lang daw siya sa akin. Ay, dumating po yung ano po, yung mother ko po, pati yung kasama po yung mga kapatid ko po maliliit po. Tapos kinausap po nila sila ni Tats KB po na ano po na pupunta na daw po sila doon sa probinsya po namin po. Kasi hindi na daw po nila kaya po yung ano po, yung pambububog po ng tatay ko po. Kaya yun po na pinasyahan po nila na bumalik po kasi kaya iiwan po ako dito po sa kila Tats KB po kasi lagi na daw po ako nadidisgrasya. Kaya sabi po nila, parang malas daw po ako doon sa family po namin po. Sino nagsabi nun? Sabi po ng mother ko po, at ayun po, na malas daw po ako pa na ano po, na ayun nga po, lagi po ako nadidisgrasya. Marami po akong na ano po, mga disgrasya sa buhay po. Anong naramdaman mo nung sinabi yun ng nanay mo? Para po sa akin, ano po, masakit din po. Ayun po na nasabihan ka po ng ganun po. Para sa isang anak po. Hindi totoo yun, hindi ka malas. Blessing ka nga eh. Yung gano'n. Tapos sabi ko, sige kung ayaw nila sa'yo, dito ka na lang. Next on People. Before po kasi, hindi ko po alam kung kailan po yung birthday ko po, kung kailan po ako pinanganak po. Sila, kung ganit ka lang, alisin ka pa, tapos na ang kahapon ko. Sige na,
gift giving is a 7-year-old tradition. It began when Kez received the best Christmas and birthday gift ever in his young life. Yung Pasko po ay yung time po na yung kapanganakan po ni Jesus po. At siya po, ito, kaya po natin sinaselebrate po yun po dahil pinanganak po siya po. Binigay po siya ng Diyos Ama po para po sa atin po. So, kamusta yung mga Pasko mo mula nung dito ka nanirahan? Masaya po. Marami po akong marami po akong happy moments po dito po. Na dito na po ako nag-stay po. Before po kasi, hindi ko po alam kung kailan po yung birthday ko po, kung kailan po ako pinanganak po. Tapos niya, ako po, kailan pong birthday ko? Hindi ko masasagot yan. Ayoko naman manghula. So, naging ano ko yun? Naging dahilan para hanapin ko yung kung ano, o malaman ko ano talaga yung birthday niya. And that is to get the birth certificate. Mabuti na lang yung kamadron ang nagpaanak sa nanay niya ay naitabi yung record. At naipasok namin for late registration. Dahil sabi ko, December 26 pa lang birthday nito. Sabi ko, i-surprise ko nga. Tapos naggawa kami ng party ng 26. Sabi ko, ito yung regalo. Sabi niya, papel. Sabi ko, oo, papel. Pero mahalagang papel. Kasi yung papel na yan, nakasulat dyan kung kailan pinanganak yung isang tao. Tapos yun. At yan ay papel mo. Kasi ngayon yung birthday mo. It was his birth certificate and the first time he ever celebrated his birthday. Nalaman ko na lang po nung 7 years old po ako po na ang birthday ko po ay December 26 po. Regalo po sa akin ng Tats KBA yung birth certificate ko po. Doon ko po unang celebrate po yung birthday ko po. Nung 7 years old po ako po. Tapos sabi ko sa kanya, oh, dahil birthday mo ngayon, oh ayan, di blow na natin yung ano, yung cake. Tapos sabi niya, sabi ko, wish ka na, wish. Ano yung birthday wish? Ano pong birthday wish? Sabi ko, mag-isip ka ng bagay na pag hiniling mo, sasaya ka. Tapos, sabi ko, ano yung wish mo? Sana po yung mga kalaro ko sakali dati, makaranas din ng ganito, mabigyan din ng regalo. Sabi ko, sige. Sabi ko, maganda yun. So, kailan naman yun? Sabi niya, ngayon po. Ngayon. Sabi ko, sige, ito pa rin natin yung wish. Gusto ko din po makatanggap po yung mga bata po. Yun po para ma-feel po nila, may nagmamahal po sa kanila po. Kahit doon po, sa time po na Pasko po. So itong wrapping ritual nyo yan every year? Naging gano'n na, every year. Kasi nga dahil sa kanya. So kung ano yung naramdaman mo, yun din ang gusto mong ipadama? Sa ibang mga bata po. Nakaiba ka talaga, no? Ayun po. Siguro ganun kang kasaya na gusto mong ibahagi din sa iba. Opo, dahil yun po talagang, kasi para po sa akin, doon sa mga naging karanasan ko po eh. Mahirap po talaga sa isang bata po yun. Kaya na, based on my own experiences po na mahirap po na may ganong experience ka po. Kaya gusto po ipadama po sa kanila po na kahit may mga experience po kayo na nabubugbog po kayo. Gusto ko na paalala po sa kanila na huwag po sila mawalan po ng pag-asa po. Kaya ang tinawag po namin sa regalo po ay gift of hope po. Tapos dumami na ng yes. Dumami. Opo, parang may mga donations po na natatanggap po kami po. Tapos dumudoblem na po yung mga napapamigay po namin po. Hanggang umabot ng 10,000? Yes, opo. Tapos yung mga halos na-reach na po namin ay ngayon ay mga 12,000 na po, mga na-reach po namin mga children po. Except na rin po, yung kasama na rin po yung ano po, yung mga typhoon victims po. Katulad po ng habagat, ng mga sendong po. It was at a very tender age that Kez began to express his desire to help. Na-attend nung mga pangangailangan niya. Tapos, pinasok namin siya sa eskwelahan. Sa formal school na po ito. Tapos, nung time po na yun, bigla na lang pong lumapit siya kay Kuya Bon, nagtanong po siya, ano yung pwede niyang itulong sa Cariton classroom. Tapos ang sabi namin sa kanya, hindi ka pa ano eh, ano bang, kumbaga hindi ka pa nga nag-uumpisa mag-aral eh. Tsaka ang kailangan namin, teacher sana talaga. Tapos, pero ayaw naman nang nasa isip kasi ni Kuya Bon, ayaw niyang ma-hold back yung ano. Kasi nandyan na eh, kumbaga nagbibigay na siya ng may senyales na gusto niyang ano, ibalik yung mga bagay na itulong sa kanya. So ayaw naman namin na i-hold back yun. So ang tanong na lang ni Kuya Bon, ano bang kaya mong gawin? Ang sabi niya po,
kaya niya daw magsipilyo. Tsaka alam niya paano magsipilyo, magugas ng kamay at maligo. Kasi yun yung unang tinuro namin sa kanya. So yun yung kaya niyang gawin. Tapos naisip namin nila Kuya Bon. Sabi ni Kuya Bon, sige F, gawin na lang natin siyang hygiene demonstrator. Siya ang magturo sa mga bata ng tamang pagsisipilyo, paghugas ng kamay at paliligo. Siya yung gawin nating demonstrator. So doon po nagsimula at age 6. Dati po, ako po yung tinuturuan. Ngayon po, ako na po yung nagtuturo sa nila. Gusto ko po kasi makatulong po sa ko. Katulad ko po, masaya po ako dahil po nakatulong po ako. Alam nilang itsura ni Kes noon. Alam nila yung sitwasyon ni Kes noon. Tapos, alam amazed na amazed yung mga bata. Napaka-effective po nung pagtuturo ni Kes. Tapos afterwards, after nung demonstration na, magbibigay siya ng mga hygiene supplies, toothbrush, toothpaste, soap, towels, at saka talagang pati paliligo. Dinedemo niya, naliligo siya sa harapan ng mga bata. And later on, the C3 organization are championing community children was born. After po kasi nung birthday niya yon, sabi niya kay Kuya Bon, sana po next year ganito po ulit. May advance wish na siya agad. So, sabi ni Kuya Bon, kailangan ikaw nang gumawa ng paraan sa birthday mo. So, ang naisip niyang paraan, mag-ipon simula January hanggang December. So, nagtitinda siya ng candy, tapos yung mga napamasko, kasi namamasko siya, so binibigyan siya ng pera, so iniipon niya rin yun. So, pag meron siyang mga kalakal po dito, kasi siya nangangalakal siya eh. So, alam niya kung paano. Kez is proof that helping others knows no impediment, no age, no ability, no status in life. And that a single act of kindness can multiply 1,000-fold. Early in the morning, Kez and KB are busy with their Christmas ritual of wrapping gifts for C3 beneficiaries. They also had over 200 gift packs for victims of Typhoon Pablo sent through ABS-CBN Sagip Kapamilya. And just as they were giving away presents, a couple arrived with boxes full of toys for their gift giving. Merry Christmas, ah! People joined in sharing hygiene kits and mats for former street kids who are now back in school. I think what you did was yung binigyan niyo siya ng sense of worth, no? Yung pagsisip, yung pagdemonstrate ng ganon, parang meron siyang worth as a person. Opo, opo. So parang nagkaroon siya ng dahilan kung bakit siya nag-exist. Yeah. Hindi siya malas. Hindi siya walang kwenta kagaya ng sabi ng mga magulang niya sa kanya. So yun yung sigurong dahil dun sa na-realize niya yun. So hanggang ngayon, ginagawa niya ito. At kami rin, lalo kaming, siya yung nagiging sentro ng inspiration namin. Yung mga bata na kagaya niya. Next, on people. Ang pangarap ko din po para for this Christmas po, yun po, magpa-adapt po. Atop the shelter where Kez now lives, he sees the garbage dump where he used to work and play. It is a reminder of the enormity of the task he set out for himself. It all began with Harnin Manalaysay, whom the kids call KB for short or Kuya Bon, or Tats for Tatay. KB is a mentor of Efren Peña Florida, CNN Hero Awardee in 2009. Pen. Oh, sige, kunin mo yung pen sa loob ng box. Pen. Tama ba? And Kez and many other youth who have learned to help others by his example. Always tell them yung kung ano yung tama. Panindigan natin yung tama. Tapos, syempre, kailangan yung sinasabi mo, pinamumuhay mo, makikita nila sa araw-araw na naninindigan ka sa sinasabi mo, yun yung patunay na hindi mo sila niloloko, hindi ka nagsisinungaling sa kanila. Ngayon, ang isang bagay siguro na implant sa isip at puso ng mga batang yan, lagi ko sinasabi,
pag nakakita ka ng isang bagay na may pangangailangan, mag-isip ka ng paraan paano ka tutugon. No? Kahit kapos ka. Hindi mo naman kailangan gumastos pagka iabot mo yung kamay mo para itayo yung isang natumba eh. It all began 27 years ago, hence the name Club 8586, when Bon, who was then a college student, would help street kids hanging out outside his church. Unti-unti, pag nagkakaroon ng pera, bumibili ng mga pandekoko, ensamada, tapos saka ng konting palamig para makapagkwentuhan pa. And eventually, nainganyo ko silang mag-aral. Magbasa, magsulat, bumalik sa pag-aaral. At natutuwa ako dahil yung iba sa kanila matagumpay na yun. I help these kids. Sa likod lang kami ng mga bakanting jeepney, nagkaklase sa mga garahe ng mga maubuting tao doon sa lugar. And eventually doon, misa sila pa nga nagsiserve ng merienda. Tapos eventually doon lumaki na. Hindi ko naman akalae na talagang dito na ako. Ano. And ngayon binibilang ko, 27 years. 27 years. Tell us about Efren. Paano mo siya, di ba nung na-meet mo siya, ay na niyang pumasok, nabubuli, anong edad niya nun? He's around 12 years old, going 13 nung time na yun. At nung nakilala ko siya, talagang marami siyang, makikita mo naman sa mata eh, maraming issue, maraming takot. Kaya kinilala ko yung pamilya niya. Nakita ko naman na hindi naman galing sa pamilya niya yung takot niya. So may ibang pinanggagalingan. Nung na-confront ko siya, tinanong ko siya bakit ayaw niya mag-aral, ayaw niya ng mangarap kasi nga dahil lagi lang siya na pagtutulungan, siya nasasaktan. Kaya pag nakikita mo siya, kaya siya may pilat dito eh, kasi nga dahil binabato, ganun, inaaway. So sabi ko sa kanya, re-rest back tayo, tutulungan kita. Kaya lang ang pang-rest back na gagawin niya, kung hatakin natin yung mga nire-recruit nilang members sa school, dali natin sa organization niyo, let's form a friendship club. Tapos sabi niya, sige, tapos doon namin binuo yung Dynamic Teen Company in 1997. Tapos doon naman nga nagsimula na yung, nung naisama ko sila sa pag-outreach ko, ito yung mga batang niyapos yung ginagawa ko, yung batch nila, hanggang sa nag-evolve na to. And now it is Efren who is teaching Kez and other teeners in his Cariton Open High School. Ito'y nag-start lang po nung June. So parang ano lang po ito, parang trial, ano, pilot, ano namin, program namin na eventually na pwede po namin i-suggest sa clinic ng Brother Armin Luistro kung ano yung magiging, paano siya magiging ka-epektibo para ma-reduce yung mga dropouts. Face-to-face, ano namin po, parang in-class session and discussion nung module. Kasi ang design po nung, ano, nung programa is sa parents dapat ang magtuturo sa kanila or magsusupport. May mga parents na hindi rin nila kayang ituro yung nasa module. So kami po yung, kaya po sila dito pumapasok. Ano ba ang ambition mo sa buhay, Kez? Una po, yung pangarap ko po sa buhay ay makapagtapos po ng pag-aaral at maging doktor po someday po. Tapos para, yun po, para makatulong pa rin po at magkaroon pa po ng mga knowledge po. Doon sa naman po sa organization po namin ay makapagpatayo po kami ng mga halfway house, mga clinics po para dun sa mga batang abandoned at yung mga ano po, mga nasusugatan po, kaya para makukupkop po sila po. Pero sabi ko, kayo yung mga living trophies ko eh. They're equally important and noble as Kez and F. Silang dalawa eh, sila lang yung mga kako napansin. Sabi ko, at huwag naman kayo magpapansin. Sabi ko, hindi man kayo mapansin ng ibang tao, sabi ko, ang Diyos mapapansin kayo. There is one more wish Kez has for himself. Ano bang regalong gusto mo para sa sarili mo? Sarili mo, ha? This Christmas. Anything po na, hindi po na makapagpasaya po sa akin po. What's that? For this Christmas po, hindi po, magpa-adapt po. Kaya pag naging 14 po ako po, kasi may free, ano na po, may kalayaan po ako po na pumili po na kung saan po ako gusto po, ano po. Kung kanina ko po gusto ng sumama po, magpaada po kay Tats KB po. Matagal niya na yun inuungot. Sinasabi niya, pwede niyo po ba akong ampunin? Gusto niya talaga na kabilang siya. Sabi ko, hindi naman, hindi ka naman iba eh. Sabi ko, pareho naman eh. Sabi ko, ganun din naman ang turing namin sa'yo. Kapamilya ka namin kahit ano mangyari. Kaya lang dumating sa point kasi na sinabihan kasi siya ng parents niya na huwag na niyang gagamitin yung apelido niya.
dahil humihingi sila ng certain amount na hindi niya maibigay. Kasi yung thinking nila, every time he's being interviewed, there's money attached to it. So sabi niya, ayoko nang gamitin yung apelido ko. Hindi mo na ninais makita pa sila ulit? Parang sa akin, okay naman po. Pero hindi rin po ako comfortable po. Hindi po ako comfortable po na yun po na makausap sila, na makasama po sila po. Hindi po ready po yung heart ko po. Napatawad mo na ba sila? Yes, opo. Matagal ko na po silang napatawad po. Until po nung ano po, nung nag-aral po ako ng mga, napunta po ako dito kila Tats KB po. Matin po ako ng Sunday schools every Sunday po. Yun ko po nakikilala ang Diyos. Tapos yun po, natutunan ko din po na patawarin po natin yung kapwa po natin. He has risen above his hurt and pain to ease that of others. Insight ko po doon sa mga kabataan po na ano po na hindi po ang hindi po hadlang po yung edad, hindi po hadlang po yung kahirapan po. Hindi po hadlang po yung kung saan man po kayo nakatira po. Na hindi po hadlang po yung po para tumulong po sa atin po. True po doon sa isang person po na pwede niya po ipasa po doon sa ibang tao po. Sa generations po. Kez fills us with joy and hope. His story is our Christmas present to you as we celebrate this season of sharing and Thanksgiving. On behalf of the staff and crew of People on ANC, let me greet you a Merry Christmas and a Happy New Year. Before we go, we'd like to remind you, you just have a few more days to participate in our poll, People of the Year, The People's Choice. Here's a list of our nominees. President Benigno Aquino, Nora Honor, Diosdado Banataw, Attorney Lelen Berberabe, Hart Dino, Senate President Juan Ponce Enrile, Palawan Mayor Edward Hagedorn, the late Secretary Jesse Robredo, Attorney Lenny Robredo, Monique Wilson. You can vote on the Facebook page of People on ANC. And you can also vote on the ANCnews.tv website. Click on the link of the People of the Year poll. I'm Cez Orenia Drilon, and this is People on ANC.